ang tinig ninyong narinig ay mula kay kapatid na Teofilo C. Ramos na siyang General Evangelist ng Iglesia ni Cristo at siyang inaasahan nating magpapakilala kay kapatid na Eranio G. Manalo. Inuulit natin para sa mga late tuners natin, kayo po ay nakikinig sa special coverage ng pagdiriwang ng Iglesia ni Cristo ng 78 taong kaarawan na dito ginaganap ang sentro ng pagdiriwang sa Central Pavilion sa Central Office ng Iglesia ni Cristo sa Diliman, Quezon City. At kasalukuyan na daan-daang libong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang narito sa loob ng compound. At yung mga hindi makapasok ay naririnig din po nila sa pamamagitan ng mga nakakabit na loudspeaker dyan sa labas ng compound ang mga nagaganap dito. Nasa kaliwang bahagi o nasa kaliwa ng kapatid na Eranio Manalo, nakaupo si kapatid na Eduardo D. Manalo, ang tagapag-ugnay ng Iglesia ni Cristo sa distrito ng Metro Manila. Kaya ng alam ninyo ay 78th anniversary ng Iglesia ni Cristo. Pero ngayon din, nais kong pagunita sa inyo ay 29 na taon ng matagumpay na pangangasiwa ng kapatid na Eranio Manalo. Meron siyang mahalagang mensahe para sa atin. Ang kapatid na Eranio G. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Mga panauhin namin sa pagdiriwang na ito, mga pinuno ng pamahalaan, at sa inyo, mga mahal kong kapatid sa Iglesia ni Cristo. Bayaan muna ninyo na ako ay magpasalamat sa Panginoon Diyos sa napakagandang pagkakataon at magandang panahon na kanyang ibinigay sa atin sa oras na ito, na bagamat merong nagbabantang bagyo na ngayon ay papasok sa Pilipinas, ang bagyong si Eden, ay aming pinakiusapan na baka sa Miyerkules na siya magtuloy. At pabayaan munang makasapit kayong lahat ng payapa at magkita-kita tayo sa napakagandang pagdiriwang na ito ng Iglesia. Mga mahal na kapatid, katulad ng makikita ninyo dyan sa likuran, sa itaas, ay nakasulat ang pinakapaksang diwa ng pagdiriwang na ito sa 78 taon ng pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo, ang bayang hindi pinabayaan. Yung pong pahayag na yan ay mga pangungusap ng Diyos na nakatala sa loob ng banal na aklat na kanyang ipinahayag patungkol sa iglesyang ito noong ito ay hulaan ng propetang si Isaias. Ipinangako ng Diyos
na bagamat ang Iglesia ni Cristo na nagsimula sa Pilipinas ay magdaraan sa mga mabibigat at mahihigpit na mga pagsubok. Subalit sa lahat ng iyon, ang sabi niya, ang Iglesia ni Cristo, ang Iglesyang ito, ay kanyang hindi pababayaan. Marahil ay masasagot ko na ang katanungan ng marami tungkol sa Iglesia ni Cristo, katulad halimbawa ng hawak ko ngayon na bagong kalalabas pa lamang na magazine graphic na ito ay para sa Agosto 3, 1992 pa sana. At marahil ang iba sa inyo ay may hawak na nito na naglalaman ng lathala tungkol sa ating pagdiriwang at tungkol sa Iglesia ni Cristo. Ang sabi ng sumulat na si Noel Albano, ang sabi niya, ngayon 78 taon na ang Iglesia ni Cristo na isang phenomenon, isang kababalaghan na hanggang ngayon marami pang Pilipino ang hindi ito alam at hindi pa nauunawaan. Ano po ang hindi nila nauunawaan sa Iglesia ni Cristo? Ang mabilis na paglago, ang kanyang matuling pag-unlad, ang kanyang pagsapit sa iba't ibang panig ng daigdig, ang disiplina at pagkakaisa ng mga kapatid sa loob ng Iglesia. Marahil po sa pamamagitan ng ating pagsandiwa ay malalaman na nila ang hindi nila makitang lihim na pag-unlad ng Iglesia ay sinasagot ng ating pagsandiwa ang dahilan ng lahat ng himalang ito na nangyari sa loob ng Iglesia ni Cristo ay sapagkat ang Iglesia nito ay bayang hindi pinabayaan ng Panginoon Diyos. Bago ninyo nakita ang Iglesia sa ganitong maluwalhating kalagayan, ito po ay nagdanas ng napakaraming pag-uusig, napakaraming pagsubok, napakaraming kabagabagan. Subalit, pinatunayan ng Panginoon Diyos na sa bawat pagsubok na yon at bawat mga kapighatian at pag-uusig, ang Iglesyang ito ay hawak niya, tangan niya, lalong-lalo na ang sugo ng Diyos na siyang ginamit bilang magpasimula ng gawain ito sa huling araw. Nagsisimula pa lamang ang Iglesia noong pa lamang pasyahan ng sugo ng Diyos na ito ay kanyang ipangaral. Ano kanyang ginawa? Iniwan niya ang lahat ng kanyang kabuhayan. Meron siyang sombrerya at barberya doon sa Daang Ochoa sa Pasay. Noong magtatapos ang 1913, ay ipinasya ng sugo na iwan ang lahat ng kanyang kabuhayan sa kanyang kasamang si Eusebio Sunga. Pagkatapos ay isinaman niya ang kanyang may bahay na ang tanging dala niyang pera sa bulsa
ay 40 sentimos, sapagkat yon ang kanyang ibabayad sa tramdya, 2 sakay mula sa istasyon sa Pasay, na ang balak niya ay magpunta sa Punta Santa Ana para doon simulan ang pangangaral ng iglesia. At ang unang aakitin niya ay ang mga dating kapatid niya sa misyong Kristiyana. 10 po ang bayad sa tramdya. 2 sila. 2 sakay, ubus na ang 40 sentimos. Ang tramdya ay humimpil lamang doon sa Plaza Santa Ana. Pero para makarating sa punta, kailangan tumawid ng bangka. Magbabayad po sa bangkero 2 pera. Wala na siyang pera. Kaya ang sabi niya sa bangkero, "Mama, pwede ba pagdating natin sa punta, saka na lamang kita babayaran?" Pumayag ho ang mabait na bangkero at sinakay silang mag-asawa. Itinawid sila ng Ilog Pasig at sila ay pumondo sa punta. Malapit po sa pabrika ng Atlantic Gulf and Pacific Company, na doon naroon ang mag-asawang Apolinario at Ingracia Ramos, mga dating kaanib sa misyong Kristiyana, na dating kinaaniba ng sugo. Ang lalaki ay nagtatrabaho sa Atlantic Gulf. Doon siya nagtungo, pero meron siyang problema. Ano ho ang problema ng sugo? Saan siya titira? At kung siya'y mangungupahan, saan siya kukuha ng ibabayad? Ano ho ginawa ng Diyos? Dahil ang sabi niya, ang iglesyang ito ay hindi niya pababayaan. Pinabayaan ba niya ang sugo sa unang problema niya? Magtataka kayo, isang nagngangalang Mianong na taga-singil ng Atlantic Gulf, sa mga posisyon na tinutuluyan ng mga manggagawa, akalain ninyo ay lumapit sa kapatid na Felix Manalo at ang sabi sa kanya, "Bakit hindi ka pa kumuha ng isang pinturian?" Hindi ho pintulang, hanggang doon sa loob. At ang sabi ni Mianong, "Ako na ang bahalang magbayad." Doon pa lang, ang sugo ay hindi na pinabayaan. Kaya, noon ding gabing yon ay nagsimula siya ng pamamahayag sa isang silid ng mag-asawang Ramos. Pero pagkatapos, kinabukasan, ay inilipat niya ang pagpupulong sa labas sa isang bakanting lote sa tabi ng Atlantic Gulf. At nagkasunod po, sunod-sunod, gabi-gabi, ang pagpupulong. Ano ginawa ng Diyos? Paano pinatunayan ng Diyos nang pagsisimula niya ng gawain ay hindi niya pababayaan? Nagbunga ang pulong. Pagkatapos ng maraming gabing pagpupulong, noong mga unang buwan ng 1914, ang pulong po ay nagbunga at nagbautismo. Alam niyo kung ilan? 14. Sapagkat noon ay 1914. Alam niyo kung sino ang mga unang bungang yon? 14. Sila kapatid na Barbara Cordero, Juan,
at Juana de la Cruz, sila Maximiano Diosemito, Remigio Guevara, Pedro Inocencio, Federico Inocencio, Tomás Inocencio, Emilia de Leon, Felicissimo de Leon, Estanislao Mangilit, Engracia Ramos, Gorgonio Santa Maria, at Eugenia Yuzon. Yan ho ang mga unang kapatid natin. Yan ang unang mga kaanib na unang napatala sa talaan ng Iglesia ni Cristo. Ang unang pagsamba ay isinagawa doon sa kwarto ng mag-asawang Ramos. Paano ho siya nabubuhay? Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Ginamit na kasangkapan ang mga unang kapatid na siyang tumutusto sa kanya ng pagkain at ng kanyang mga pangangailangan. Subalit, hindi pa nagtatagal, pagsubok na naman. Ano po yun? Nung makita ng mga tao na nakakaakit ang sugo ng Diyos at may mga umaanib sa Iglesia ni Cristo, sila'y nabahala at inisip nila baka maakit ang ating mga kaibigan, ang ating mga kamag-anak. Kaya ano kanilang ginawa? Nagsimula ho ang pag-uusig sa iglesia. Anong pag-uusig? Binato nila ang kulong, tinamaan ang sugo, tinamaan ang mga nakikinig. Pagkatapos, hindi nagkasya, isang Amerikano na pastor ng Metodista na ang pangalan ay si Mr. Doherty ay nakipagkita sa sugo at kinatitigil siya sa pagpupulong. At ang sabi sa kanya, ano ka? Nag-aararo? Wala ka man lamang pang-ararot kalabaw? Walang mangyayari sa iyo. Ang sabi ng sugo, yun ang sabi mo. Pero ang sabi sa akin ng Diyos, ako ay hindi niya pababayaan. Ano ho ang ibinunga? Hindi napigil ang iglesia. Ano katunayan? Nagsimulang lumago yung kanilang silid na pinagsasambahan. Nagsikip. Kaya kailangang ilipat sa bahay ng isa sa mga bagong kapatid na si kapatid na Atanasio Morte. At doon sa bahay ni kapatid na Tana, hindi lamang naganap ang mga sumusunod na pagsamba, naganap ang kauna-unahang Santa Cena, at doon din nagkaroon ang sugo ng makakatulong, ang unang-unang katulong niya sa gawain na pagmimisyon, si kapatid na Federico Inocencio at si kapatid na Atanasio Morte, ang kanyang ginawang unang pangulong diakono at kauna-unahang kalihim. Ano ho nangyari sa iglesia? Hanggang doon pa lamang ang iglesia? Hindi. Ano ginawa ng sugo? Lumipat siya sa ibang lugar para ipalaganap ang iglesia ni Cristo. Nagpunta siya sa Tipas at siya nagkulong sa isang bakanting lote sa tabi ng kamalig ni Zacarias Flores. Pero nag-uumpisa pa lamang siya ng kulong, nagsimula na agad ang pag-uusig sapagkat nagagalit sa kanya ang kanyang mga kamag-anak. Hindi naman siya pinaniniwalaan. At isang taong ang pangalan ni Serapio Dionisio ang siyang nanguna sa panggugulo sa pulong. At ang pinakamabigat, ang sugo na sa kadalasan ay umiinom ng tubig samantalang siya nagsasalita ay tinangka ng mga tao na siya lasunin. Pero yun ay natunugan ng mga kapatid at sa kanila na nang gagaling ang kanyang iniinom. Kaya ang ginawa ng sugo ay inilipat ang pulong sa mga looban sa Tipas at doon siya nagbunga
ang kanyang bunga sa tipas noon ay anim. Alam niyo kung sino kasama? Si Serapio Dionisio, na siyang nangunguna sa panggugulo. Pinatunayan ng Diyos na ang sugo talagang hindi niya pinabayaan. Pero meron hong pagsubok na naman. Isang pastor ng misyong Kristiyana na naging ministro pagkatapos ng iglesia, kilala ng lahat ng matatandang kapatid, si Justino Casanova, na noon ay pusakal na manguusig sa sugo at sa iglesia. Ang sabi sa mga tao, huwag niyong paniniwalaan si Manalo, huwag niyong paniniwalaan ang iglesia ni Kristo, sapagkat yung iglesia ni Kristo ay illegal, labag sa batas. Yan ay kolorum, sapagkat hindi yan nakarehistro sa gobyerno at sa ating pamahalaan. Kaya ang sabi ng sugo, kailangan kong irehistro iglesia. Pero may problema. Sabi ko na sa inyo, ang sugo at ang iglesyang ito ay inaapoy ng mga problema. Ano problema? E saan siya kukuha ng gagastusin para marehistro ang iglesia? Ang ginawa niya ay lumapit siya sa kanyang kaibigang abogado na taga-Tipas, si abogado Juan Natividad. Ang sabi niya, tulungan mo ko, gusto kong irehistro iglesia. Sabi sa kanya ni Juan Natividad, aba, Feliz, nasisiraan ka na ba ng bae? Ano gusto mo? Patagi ng bundok? Gigiikin mo ang bundok? E wala ka man lamang anumang gamit o kasangkapan? Alam niyo kung buhay itong abogadong si Juan Natividad, ay sasabihin ko sa kanya, tama sabi mo, sapagkat yun ang nakasulat sa Isaiah, na ang sugo ay gigiikin ang mga bundok o ang mga pinuno ng kadiliman o mga maling pananampalataya. Kaya siya'y pinanganak sa tagig. Yung tagig, ang ibig sabihin ni tagagiik. Pero hindi na bale, salamat po kay Juan Natividad. Inirehistro niya iglesia, walang bayad. Siya pa gumastos. Ang iglesia na naman, kayo nga magsabi, mga kapatid, isigaw nga ninyo, ang iglesia ay, ayan, magsanay na kayo niya, at marami ho yan. Ano ang ginawa ng Diyos pagkatapos na marehistro ang iglesia? Aba, ang iglesia ay nagsimulang lumaganap sa iba't ibang lugar. Pagkatapos sa Tipas, ay nakarating sa Pateros, sa Puno, sa Pasig, sa Rosario, pagkatapos sa Tundo. At dyan ho sa mga lugar na yan, lalo na sa Tundo, ay katakot-takot na diskusyon ang nasagupa ng sugo. Pinasok siya ng iba't ibang relihiyon, pinasok siya ng iba't ibang mga pastor, lalo na ang mga pastor ng Yemilip, ang pastor ng Aglipay, at ang pastor ng Misyong Kristiyana, at pati na ng mga ateyo. Pero dun sa Tundo, mga kapatid, ay pinatunayan ng Diyos ang sugo, sapagkat merong isang himalang nangyari. Isa hong bata na 4 na taon na ang pangalan ay si Demetria Cruz, pamangkin ho ng isang ministro na si Norberto Cruz, ay nagkasakit at pagkatapos ay namatay. At doon inihimlay sa kanilang tahanan sa matinding pamimigati ng kanyang tiyuhin ay sumugod sa kapatid na Felix Manalo, si Norberto Cruz, at ang sabi sa kanya, pumunta ka sa amin, namatay ang aking pamangkin. Nagpunta ang sugo,
At akalain ninyo pagkatapos ipanalangin ang bata, ang bata ay bumangon at nabuhay. Pero pagkatapos noon, ang sugo naman ang nagkasakit. Sa hirap at pagod at lumulura na ho ng dugo. Kaya ang mga kapatid ay susugod para tumawag ng doktor, pero ang sabi ng sugo, hindi na kailangan ng doktor. Eh nabuhay yung patay eh. Eh ako'y may sakit lang. Ipanalangin niyo ako. Ipinanalangin ang iglesia at ang sugo ay gumaling sa kanyang karamdaman. Nakaraan ho ang 4 na taon sa kasaysayan ng iglesia mula noong Maristo ng Hunyo 27, 1914 hanggang 1918. Alam niyo kung gaano nakalaki ang iglesia noon? 13 na ang lokal. Punta, Tipas, Pulo, sa Pasig yun, sa Buting, sa Dagupan, sa Rosario, sa Mandaluyong, sa Sande, sa Misericordia, sa Taytay, sa Gagalangin, sa Giginto, sa Palomar. Pagkatapos ay lumipat ho sa ibang lalawigan, nakarating ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, at saka Nueva Ecija sa loob lamang ng 4 na taon ng pangangaral ng kapatid na Felix Manalo. Yun ho bang paninira ay tumalab? Yun ho bang mga pag-uusig ay nagkaroon ng kabuluhan? Hindi, sa katunayan, ang sugo ay pinarangalan ng mga iba't ibang pastor na Protestante. Nagkaroon sila ng isang pagtitipon noong Disyembre 25, 1918, doon ho sa Sinig Gloria, yan sa Tundo. Yun ang pinakamalaking maaring pagdausan noong mga panahong yun. At kanilang kinilala ang sugo bilang isang magiting na mangangaral ng Biblia. Kaya't doon din sa Sinig Gloria naganap ang kauna-unahang ordinasyon ng Iglesia ni Cristo noong Mayo 1919. Ang mga naordinahan ay 3. Justino Casanova, yun ho ang nagsabi sa kanyang secularum, sumama na rin siya sa colorum. Si Teodoro Santiago, nakilala ninyo. At pagkatapos ay si Federico Inocencio. Yan ho ang unang yugto ng kasaysayan ng iglesia. Pagpasok ng iglesia sa kanyang ikalawang yugto, problema na naman. Noong 1922, nagkaroon ho ng panloob internal na suliranin ng iglesia. Sapagkat 2 sa kanyang mga ministro ay naghimaksik at lumaban sa sugo ng Diyos at si pinaalis bilang tagapamahala ng Iglesia ni Cristo. Ang 2 yon ay sina Teofilo Ora, hindi ho Teofilo Ramos, Teofilo Ora at Januario Ponce. Sila'y humiwalay. Si Ora at saka si Ponce ay nagpunta agad sa Gapang, Nueva Ecija, at doon ginapang yung mga kapatid. At sila ay nagawa nilang mapabaliktad ang mga iglesia ni Cristo sa Gapang. At ang sabi nila, pagkatapos ay nagpunta sila sa Santo Tomas, Pampanga, at kanilang hinihikayat ang mga kapampangan na tumiwalag sa iglesia at sumama doon sa kanilang itinatag na iglesia na noong pasimula ay tinawag nilang Iglesia
verdadera de Cristo Jesus. Pero pagkatapos ay tinawag nilang iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Pero hindi sila umubra sa mga kapampangan. Ang ginawa ng mga kapatid sa Santo Tomas ay nagsumbong sa sugo. Ang ginawa ng sugo ay nagpunta agad sa Pampanga at hinabol sina Ora at sina Ponce at tumakas. Kaya hindi ho naakit ang mga taga-Pampanga at ang totoo yung ibang mga manggagawa at ministrong sana nung pasimula ay medyo nahihikayat. Umapalakpak ho mga taga-Pampanga. Yun hong mga simpatisador sana nung dalawa nung makita na sila ay mga pansirang damo, sila ho ay bumalik na lahat sa sugo at sila ay nagsipagpanikloob. Ano ho nangyari sa iglesia? Yan sa naganap na paghihibaksik na yan ng ilang mga ministro. Ang iglesia ho ba'y pinabayaan ng Diyos? Hindi. Sa halip na kanilang maibaksak ang sugo at ang iglesia, lumago ang iglesia. Ano po katunayan? Nung una, mga lokal lang ang mga nakatatag. Pero pagkatapos ng paglaban at paghihimaksik ng ilang mga ministro na sila yung mga nangatiwalag, ang iglesia ay nagkaroon ng mga dibisyon o yung mga tinatawag natin ngayong mga distrito. Ang unang-unang dibisyon o distrito ng iglesia ay ang Pampanga. Mahal ng Diyos ang mga kapampangan. Meron no silang 14 na lokal. Noong 1924 ay itinatag ng sugo na isang dibisyon ng Pampanga at ang unang namahala ay si Teodoro Santiago. Pagkatapos ang iglesia ay nagkaroon ng dibisyon sa Tarlac, nagkaroon sa Laguna, nagkaroon sa Nueva Ecija, nagkaroon sa Zambales, sa Cavite, Bulacan, Bataan, Pangasinan, Batangas, Quezon. Pagkatapos ang iglesia ay umalis ng Luzon at nagpunta sa Bisaya. Noong Abril 1937, sa pamamagitan ng isang ministrong si Alipio Apolonio, nagpalaganap sa Cebu. Pagkatapos ay sa Bohol noong 1938 si Antonio Jerusalem. Pagkatapos ang iglesia ay dumating sa Ilocos Norte, sa Rizal, sa Mindoro Oriental. Pagkatapos nagsimula ang iglesia sa Mindanao. Pagkatapos natatag ang Maynila na isang dibisyon noong 1942 sa pangangasiwa ng kauna-unahang tagapamahala ng Maynila, si kapatid na Benjamin Santiago. Wala hong nangyari sa mga pag-uusig. Magtataka kayo sa iglesia, parang bato na habang kinukuskos ay lalong kumikinis. Alam nyo, ginawa ng isang paaralan dito noon ang tinatawag na Genius Divinical College of Manila ay nagbigay ho ng parangal sa sugo ng Diyos kay kapatid na Felix Manalo at siya ay binigyan ng isang titulo honoris causa Doctor of Biblo Science noong Marso 28, 1931. Yan no ang katapusan ng ikalawang yugto ng iglesia. Ang ikatlong yugto ay sa panahon ng digmaang pangsanglibutan ikalawa na doon ay nasangkot ang Pilipinas at tayo ay nasakop ng Hapon. 1942. Mabigat ho ang dinanas ng iglesia sa panahon ng Hapon. Unang-una, noong sakupin ng Hapon ang Pilipinas, ang bansang Pilipinas ay lubhang nasalanta
ng mga malalaking kalamidad, sapagkat libu-libong mga Pilipino ang namatay, libu-libong sambahayan ang mayroong mga nangulila, daan-daang mga pagawaan, pabrika, opisina, nahinto kung hindi manawasak, libu-libong ektarya ng lupa ang natiwangwang dahil sa ang mga magsasaka ay nagsipag-evacuate sa iba't ibang lugar o lumikas. Ang mga paaralan ho ay nagsara. Ang mga sambahayan ay nagkawatak-watak at nagkahiwa-hiwalay. Nagkaroon ng matinding kagutom. At nagkaroon ho ng iba't ibang epidemya. At ang mga tao ay inabot ng malaking takot at sindak dahil sa baksik ng mga kawal Hapones. Ano ang nangyari sa iglesia ng panahong yan? Nasira ho ba ang iglesia? Pinabayaan ho ba ng Diyos ang iglesia? Hindi. Magtataka kayo sa iglesia. Sa gitna ng mga paghihirap at kabangisan ng pamigla, lalong nalapit sa Diyos. Laging napuno ang mga pagsamba at ang mga pagsamba noon ay laging puspos ng Espiritu Santo. Sa gawaing pagpapalaganap, lalong dumami ho ang kaanib panahon ng hapon. Maraming dumadalo sa doktrina, sa takot ng tao, natutong malapit sa Diyos. Gumaang ho mga pagmimisyon. Pero mga kapatid, sa kabila ng tagumpay na yun ng iglesia ng panahon ng hapon, nagkaroon tayo ng problema sa hapon. Nagkaroon tayo ng problema sa gobyerno ng hapon. Bakit? Ano hong ginawa ng mga hapon na hindi makabubuti sa iglesia? Sila nagtatag ng isang federasyon na ang layunin ay pag-isahin ang lahat ng relihiyon sa Pilipinas. Kasama Iglesia ni Cristo. Natural. Hindi ho pumayag ang sugo. Hindi niya isinama ang Iglesia ni Cristo sa itinatag na federasyon ng Hapon. Ano ho ang nangyari? Nagalit ang pamahalang Hapon sa kanya. At siya ay inalis sa pamamahala sa Iglesia. Pero ang sugo noon ay patago-tago, nagpupunta sa iba't ibang lugar at nagtatago sa mga kawal Hapon. Pero isang araw ng Linggo ay hindi rin siya makatiis at siya ay dumalo sa tayuman at umakyat siya sa tribuna. Hindi niya alam, meron palang espiya ang Hapon. Dumating ang mga kawal Hapon. At kasalukuyan hong nananalangin, nakapikit ang sugo. Meron siyang naramdaman na umuuga sa kanya. Hindi siya dumilat. Hanggang sa matapos ang panalangin, ang bumulaga sa kanya ay isang singkit na Hapon. At ano ginawa? Siya ibinaba at siya ay dinala sa Fort Santiago. Pagdating doon, hindi naman siya inano. At sinabi lang sa kanya, hindi ba sinabi namin sa iyo, wala ka ng karapatang mamahala sa iglesia? Ang sabi niya, sinabi ba niyo yun? O ngayon, sinabi na ninyo. Ang ginawa ng Hapon, pinalaya siya at pinagbawalan siya, pero kinuha yung kanyang tirahan na doon naroon ang tanggapan ng iglesia. Noon noong Oktubre 1942, ay kinuha ng mga Hapon ang opisina sa Broadway, 42 Broadway, Quezon City, at pinalayas kaming lahat na mag-aanak. Hindi lamang yan ang ginawa ng Hapon. Meron silang mga ministrong pinatay, meron silang mga ministrong pinahirapan. Sila Emiliano Garcia, Alfredo Sabihano, Andres Rodriguez ay mga pinatay ng Hapon. At si Mariano Castro hindi na nakita. At pinahirapan sina Fortunato San Esteban, Vivencio Cosico, Isaiah Samson, Benito Simbillo at Ignacio Hebron. Ano ginawa ng Diyos? Sapagkat ang iglesia ay nasa malaking panganib,
hindi niya pinabayaan ang iglesia? Ano ang ginawa ng Diyos sa hapon? Ang hapon ho, ang bansang hapon ay binaksakan ng Amerika, ng Amerikano, ng dalawang bomba atomika, isa sa Hiroshima at isa sa Nagasaki. Sumuko ang hapon, natalo sila sa digma, napalaya sila sa Pilipinas, at lumaya ang Pilipinas, nagwakas ang ikalawang digmang pandaigdig na palayas ng Diyos ang pusakal na manguusig sa Iglesia ni Cristo. Eh di tapos na ho ang mga pagsubo. Hindi ho. Merong mabigat ding pagsubok na nangyari. Sapagkat noong panahon ng hapon, bagamat tayo ay sakop ng hapon, ay meron ng mga Pilipinong nag-girilya. At isa ho sa inorganisang girilya, inorganisa ng mga sosyalista, ay ang tinatawag na hukbalahap o hukbo ng bayan laban sa hapon, na ang layunin ng mga girilyang yan o ng mga huk ay girilyahin ang hapon dito sa Pilipinas. Pero ang masama, pati ang iglesia ay kanilang kinalaban. Malalaman nyo mamaya kung bakit nagalit ang hook sa iglesia. Pero ang unang-unang ginawa ng hook laban sa iglesia ay noong kanilang tangkain na ambusin o tambangan ang sugo na noon ay papunta sa San Antonio, Lubao, Pampanga. Pero Sabado pa ay umalis na siya at nagtuloy siya sa Bacolor na siyang tanggapan noon na panlalawigan ng iglesia sa Pampanga at doon siya natulog. At kinabukasan ay tutuloy siya ng San Antonio, Lubao. At doon siya inaabangan ng mga hook para siya ipatayin. E ano po nangyari? Nakaroon ho ng aksidente sa Bacolor. Noong bumababa ng hagdan ng sugo, ay nadupilas at napilayan. Hindi ngayon siya makalakad. Sabi niya, paano ako pupunta sa Lubao, sa San Antonio? Kaya ang sabi niya, noon kay Teodoro Santiago, eh ikaw na pumunta sa San Antonio. Hindi natuloy ang sugo, abang nang abang yung mga hook, ay wala silang naambos. Sapagkat ang iglesia ay hindi ho pinabayaan. Nagalit ang hook. At noon, ay sinubulan ng mga hook ang sunod-sunod ng mga pamiminsala at pagbabanta sa iglesia. Yung si Domingo Malik, yun ho ay isang hook commander. Ay binalaan ng mga kapatid sa San Pedro, Lubao na sila ipapatayin. Bakit? Bakit nagalit ang mga hook sa iglesia? Sapagkat noon ho ay panahon ng halalan. Ang gusto ng mga hook ang iboto ng iglesia ay si Sergio Osbeña, dahil inakala nilang mahina at makakaya nila na lansihin kung siya ang mahahalal na pangulo. Samantalang ang iglesia noon ang pinagkaisahang iboto bilang unang pangulo ng Republika ng Pilipinas ay si Manuel Rojas. Ano ginawa ng mga hook? Pinasok ang pagsamba sa Santa Ana, Pampanga, at pinatitigil ang pagsamba. Ang mga kapatid ay hindi tumigil. Itanong nyo sa mga taga-Pampanga, palagi silang bida. Ano ginawa ng mga hook? Marami silang mga pinatay ng mga kapatid sa Pampanga at sa gitnang Luzon. Pagkatapos ang mga bangkay ay kanilang ipinaanod sa ilog, yung pangulong Diakono sa Concepcion, Tarlac at Bambang Tarlac ay kanilang dilukot
at yung manggagawa nating si Teodolo Pangilinan, Teodolo Pangilinan ay kanilang dinukot at inilublob sa isang patubig. Paano itinawid ng Diyos ang iglesia diyan sa pag-uusig na ng mga ho? Ang iglesia ho ay nanindigan. Ang iglesia ho ay nakipaglaban. Lumaban sila sa mga ho. At ang totoo, yung sinasabing mga kapatid na nakaanod sa tubig, sa ilog, ay hindi pa lamang kapatid kundi mga ho. Nangyari, isang kilalang leader, politiko sa Tarlac, na hindi ko na gustong sabihin ang pangalan, pero ni ama na naging gobernador ng Tarlac at nanapatay doon sa Tarmac, sa airport. Biyanan ito ng isang naging pangulo ng Pilipinas. Nagpunta siya sa kapatid ni Manalo at ang sabi niya, hinihingi ko sa iyo ng iboto ng mga kapatid sa Tarlac sa pagka-gobernador ay sigalang. Ang sabi ng kapatid na Manalo, eh, pasensya ka, nahuli ka. Nakasagot na po kami doon sa kalaban ni Galang. Nagalit po yung tao yun. Na ang pangalan niya, hindi ko na gustong sabihin. At ang sabi niya, alam niyo sabi, hindi ako titigil hanggat hindi ko nasisira ang pagkakaisa ng iglesia. Yun ang sabi niya. Pero ano nangyari? Nasira ba niya pagkakaisa ng iglesia? Noong Disyembre 20, 1947, yung leader na yun, makaraan ng 2 buwan ng pakikipagkita sa sugo, na nagsabing wawasakin niya iglesia, ay nanood ng boxing. Ano ang nangyari? Siguro, kumusta? Eh, natalo. Inatake sa puso. Patay. Yan po ay hindi gawa ng tao, gawa ng Diyos. Dahil tandaan ninyo ang nakasulat sa itaas, isigaw niya ang anyo nakasulat sa itaas. Tama-tama. Pero mayroon pa hong isang pangyayari sa panahon ng mga ho. Akalain nyo noong Mayo 15, 1952, sumuko sa mga sa konstabularyo natin ang mga amaso ng ho, yung mga babaeng mandinigma ng ho, nakabilang sa ho Squadron 83 na nasa pamumuno ni Commander Sabas. Nung sinisumuko, isinalaysay nila sa mga pinuno ng militar na yun daw si purifikasyong kitain, isang Amazoning hook, kasama ang 4 na Amazona pa, ay nagtungo sa kapilya sa Riverside noong Abril 1, 1952 para patayin ang sugo at abangan doon sa tribuna. Sa panahon ng pananalangin na nakapikit ang kongregasyon ay doon babarilin ni purifikasyong kitain ng sugo. Kitain. Pero nakapagpataka si kitain, hindi nakita ang sugo. Dahil sa noong kanyang itinaas ang kanyang kalibre 45 para barilin ang kapatid na Felix Manalo noong siya mismo ang sugo ang nananalangin. Si kitain ay nangatal at hindi niya maitaas ang baril, kaya hindi natuloy. At ang ginawa niya pagkatapos ay sa halip na bumalik kay Commander Sabas ay nagpunta sa himpila ng militar at sumuko, sapagkat alam niya siya naman ang papatayin dahil hindi niya natupad ang kanyang misyon. Ang sugo ng Diyos noon pa ay hindi na pinabayaan. Ano ho nangyari sa iglesia?
sa panahon ngayon, ang iglesia ho ay humina, magtataka kayo ang iglesia ay lalong lumagana. Akalaan niyo ang iglesia nakarating sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Albay, Negros Occidental, Agusan, Sorsogon, Camarines Sur, Mindoro Occidental, Marinduque, Iloilo, Leyte, Davao, Negros Oriental, Capiz, Samar, Catanduanes, Masbate, Romblon, Lanao, Misamis Oriental, Occidental, Palawan, Surigao at Zamboanga. Pagkatapos, ang iglesia ho ay nagsimula na magtayo ng mga konkretong kapilya. Dahil ang mga kapilya ng iglesia noong pasimula ay yari lamang sa kahoy, sa kawayan, sa pawid, sa sawali. Pero noong 1947, nagsimula ang sugo ng pagtatayo ng mga konkretong kapilya at natayo ang kapilya sa Washington, Sampaloc, 1948. Sinundan dyan sa Riverside na ngayon ay F. Manalo, Cubao, Caloocan, Sikya, Pasay, Solis, Baguio, Angeles, Artacho, Paco, Tipas, San Jose, Mindoro, Arayat, Tabaratuan, Bacoor, Orani, napakarami pa, panay na mga konkretong kapilya. Yan o ang bunga ng pag-uusig na ginagawa ng tao laban sa Iglesia ni Cristo. Hindi nila alam ang iglesia nito. Pinalakuan ng Diyos, hindi niya pababayaan. At noong namahuliin araw ng sugo ng Diyos, palibasay ang iglesia hindi naman para sa kanya. Ang iglesia hindi para sa panahon niya lamang. Kaya 10 taon pa bago pa siya pumanaw noong Enero 28, 1953, ay tumawag siya ng 10 at sinabi niya sa mga tagapamahala ng dibisyon noon na gusto niya na maghalang sila ng hahalili sa kanya sapagkat hindi siya magtatagal dito sa mundo. Gusto niya ang iglesia huwag mawala ng leader, na bagamat ang mga ministro noon ay bantulot sapagkat ayaw nilang pumanaw ang sugo, ngunit sapagkat yun ang kanyang kahilingan ay nakaroon po ng pagpatalaga sa hahalili sa sugo ng Diyos hanggang noong Abril 12, 1963. Nakaraan halos ang 50 taon ng pangangasiwa ng kapatid na Felix Manalo sa iglesia, siya ay pinapagpahinga ng Panginoon Diyos, Abril 12, 1963. At nung siya ay pumanaw, ang Iglesia ni Cristo na pumasok sa isang bagong panahon at sa isang bagong pamamahala ay sinalubong agad ng mabibigat na problema, sinalubong ng mabibigat na mga pagsubok. Ano ho ang mga pagsubok na dinanas ng Iglesia pagkatapos pumanaw ang sugong nagsimula ng gawain? Una, ang Iglesia ay sinakbibi ng hindi maisasaysay na kadalamhatian dahil sa sila ay iniwan ng lalaking nagsimula ng daway at matagal nilang nakasama na siyang gumagabay at nagmamalasakit sa kanila. Ang kanilang naranasan noon marahil ay katulad ng naranasan ng mga unang alagad noon si Jesucristo ay patayin sa pamamagitan ng siya ay pakuan sa krus. At magamit siya ay nabuhay na maguli at nakisama sa mga alagad ng 40 araw. Pero siya umakyat sa langit, naiwan ng iglesia, ang batang iglesia. Ganyan ang nangyari sa Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. Hindi pa nakararating sa kanyang 50 taon, ay iniwan na ng lalaki na inihalan ng Diyos para magsimula sa kanila. Kaya ang mga manguusig ho ay sumigyo at magsimula silang mangupat sa mga kapatid na ang sabi nila, ito na ang pagbaksak ng iglesia. Sa pagkatangakala nila ang iglesia ay kay Felix Manalo
At dahil sa siyang pumanaw, pumanaw si Felix Manalo, papanaw na rin ang Iglesia ni Cristo. Yon ang palagay ng malamang uusig sa Iglesia ni Cristo noon. Kaya ang pag-uusig nyo ni tumagos sa larangan ng politika, sa larangan ng lipunan, ang iglesia nakararami dito sa Pilipinas kasi natin kinagisnan sa pamamagitan ng mga kabig na politiko ay nagtangka na ang relihiyon ay maging isang batas na sa pilitang ituro sa mga paaralang bayan. At ang unang hakbang ay sinagawa nila noong Pebrero 19, 1965, pagkatapos sumali sa kanila ang samahan ng mga manggagawa at kanilang ginipit ang mga kapatid na ayaw umanib sa Union, tumidumalag sa Union, sapagkat yun ay labag sa doktrina ng Iglesia. Ang pinakamalala na pangyayari laban sa Union sa panggigipit sa mga kapatid ay naganap sa tawag sa Hacienda Luisita, na alam ninyo kung sino ang may-ari, na naganap mo ang unang bahagi ng taong 1964 na kinasasangkutan ng 145 pamilya na kaanib sa anim na lokal na nasasakot noon ng Hacienda Luisita. Paano ho nakatawid ang Iglesia sa mga pagsubok na yan? Ang Iglesia ay pinangako ng Diyos na hindi niyo pababayaan. Noong bang mawala ang sugo, ay nagpatuloy ang sa kanyang pangako na hindi niya pababayaan. Opo. Kaya ang ginawa ng bagong pamamahala para ang Iglesia ay mapatibay, kami naglakbay sa 30 iba't ibang dako sa loob lamang ng isang taon. Pagpapanaw ng sugo, isang buwan pa lamang, Mayo 12, kami nagtuno at dinalo ang mga kapatid sa iba't ibang lalawigan, sa Cavite, sa Dagupan, sa Baguio, sa Tarlac, sa Angeles, sa Butuan City, sa Cotabato, sa Cebu, sa Bacolod, sa Calamba, sa Caparatuan, sa Orani, sa Batangas, sa Concepcion, sa Santa Cruz, Laguna, sa Pasig, sa Bacoor, sa Baliwag, sa Iloilo, sa Santiago, Isabela, at nagdaos kami ng mga kampanya sa Tarlac, sa Olongapo, San Fernando, La Union, sa Daet, sa Davao, sa Lucena, sa San Pablo, sa Calapan, sa Oriental Mindoro, sa Naga. Pagkatapos ay sa Pasig, at sa Pasig ho ay naganap ang isang katangi-tanging pangyayari sa kasaysayan ng Iglesia. Sapagkat pagkatapos ng aming kampanya sa Pasig ay tumayo ang isang pare ng Iglesia Katolika na si Beda Abulo, at ang sabi niya, mula ngayon ay umaalis na ako sa pagkapare, at noon din ay hinubad niya ang abito para tandaan na iniiwanan niya hindi lamang ang pagkapare kundi mismo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya kinabukasan, araw ng bautismo, Mayo 29, 1964, nabautismo ang sa Iglesia ni Cristo ang paring katolikong si Beda Abulo. Pagkatapos po, para ipakita ng Diyos ang tibay at tatag ng Iglesia, pagkakaisa ay ipinagdiwang ng Iglesia ni Cristo noon ang kanyang ginintuang kaarawan, 50 taon noong Hulyo 27, 1964, nagtatipon-tipon ng mga kapatid sa Araneta Coliseum at sa iba't ibang dako ng Pilipinas para ipagdiwang ang makasaysayang kaarawan yan ng Iglesia, na nasapit ng Iglesia pagkatapos kumanaw ang sugo ng Diyos. Paano ho ang nangyari sa problema ng Iglesia sa Hacienda Luisita na noong Mayo 8, 1964 ang mga kapatid sa Hacienda Luisita ay naramihan tumiwalag sa Union? Kinausap sila ng Panuno ng Union na si Rufino Lagman, na ang sabi sa kanila, lumayas kayo sa Hacienda Luisita. Ang ginawa ng Iglesia, nagharap tayo ng demanda sa hukuman sapagkat yun ay labag sa Republic Act 3350 na ang Iglesia ni Cristo o anumang relihiyon na hindi sang-ayon sumama sa Union ay exempted sa Union.
tayo ay naghahap ng sakdal sa hukuman, kaya't napilitan silang ibalik sa trabaho ang mga kapatid habang dinirinig ng hukuman ang kaso. Ang ginawa ng mga taga-Hacienda Luisita ay pinagtulong-tulong usigi ng mga kapatid natin. Sila'y inostracize, sila'y nilayuan, sila'y itinakwil, ayaw silang isakay sa mga sasakyan, ayaw silang pagbilan sa timbahan, ayaw silang patiin ng mga kapitbahay. Nanalo tayo sa hukuman, pero ipinasya namin na sapagkat mabigat na ang relasyon ng Iglesia at saka ng Union, pinasyahan namin ilipat ang mga kapatid. 145 pamilya at dinala namin sa Nueva Ecija, sa Lahore, na ngayon ay Baryo Maligaya. Narito ang ating mayor sa Palayan City. Noon ang iglesia at mga kapatid ay inilula natin sa 15 truck na 6x6. At ang buong Iglesia ni Cristo sa Kapuluan Pilipinas nagpadala ng panustos na pagkain. At tinulungan nila na makapagsimula ang mga kapatid natin doon sa paano ng Sierra Madre para magkaroon sila ng gawain sa pagtatanim. At doon po sa Maligaya ay sumilang ang para lang ang ating bahay-sambahan. Ang iba't ibang tahanan ng mga kapatid natin ay natayo, mga gusaling pangkalusugan, at sila'y tiniruan ng nasida ng mga home industries, at sila'y naging isang barangay at nagtunuroon ang halos lahat na ng pinuno ng pamahalaan mula kay Presidente Macapagal hanggang kay Presidente Marcos at ng iba't iba pang mga pinuno, pati ng may-ari ng Hacienda Luisita, ang buntik ng bugbugin ng mga kapatid. Pero inawat namin sapagkat sila ating bisita ay napatay naman sa parang. Ano ginawa ho ng iglesia doon sa panukala ng iglesia ang kinagisnan na sa pilitang ituro, sa pilitang compulsory religious instruction sa paaralang bayan? Ang Iglesia ni Cristo ho ay nagtatag ng isang demonstrasyon. Kung hindi alam ng mga maraming kapatid ngayon, ay nagkaroon tayo ng demonstrasyon noon laban sa batas o sa bill, panukalang batas ni Cuenco na siyang nagpanukala at ginamit ng Iglesia Katolika para nga sa pilitang ituro ang relihiyon sa paaralang bayan. Inabot ng 1965 eleksyon, namatay ho yung panukalang batas at hindi na napag-usapan. Kaya ano-ano ang mga nagpapatunay na ang Iglesia ni Cristo matapos papagtahingahin ng Diyos ang nagsimula ng gawain, ito ay hindi niya pinabayaan. Ang Iglesia ni Cristo ay patuloy na lumaganap sapagkat nung iwan tayo ng kapatid na Felix Manalo noong 1963, ay meron noong 32 division, 32. 2,046 na lokal, yun ang iglesia noon sa Pilipinas. 32 division, 2,046 na lokal. Ngayon, ang iglesia, mula sa 32 ay naging 92 na distrito. At mula sa 2,046 na lokal ay naging 4,016 na mga lokal. At hindi pa yan, ang Iglesia ni Cristo ay tumawid ng dagat na karating sa kanduran noong Hulyo 27, 1968. Nagsimula kami sa Hawaii. Pagkatapos po ay tumuloy ang iglesia sa San Francisco, California. Pagkatapos ngayon, gaya ng narinig ninyo kanina, ay lumaganap sa 65 bansa at teritoryo kasama ang Pilipinas. Sa ibang bansa ay meron tayong 371 lokal at mga pook pagtitipon na kung tawag natin yung mga committee prayer, tangi pa sa 4 extension,
at diyan po sa ibang bansa ay meron akong 80 lokal ang mayroong pamalagian sambahan. Ang iglesia naman ay nagpatuloy sa pagtatayo ng mga gusaling sambahan na ngayon ay umabot na sa 3,089. Meron tayong mga ipinatayong ibang mga gusali, mga tangkapan, paralan, klinika, dormitoryo, pabahay, bahay ng mga ministro, bahay ng mga balo. Dumadami ho ang aming alagang balo. Alam niyo, yun lang mga gusali, pero ang mga kapilya, kung ilan ang mga gusali ng iglesia, 5,500. Ang lupa na nabili ng iglesia, umaabot na sa 23.5 milyong metro kwadrado. Mga kapatid, lahat po ng ginugol dyan galing sa inyo. Kayo ang tumustos dyan sa lahat ng mga binanggit kong yan. Na kayo ang pinakamalaking sambahan natin dito sa sentral. Ang templo sentral na nakikita ninyo yan, katabi at tabernakulo, tinalaga sa Diyos noong Hulyo 1984. Naglalaman ho ng 7,000 hanggang doon sa santuario. Yun naman tabernakulo sa tabi ay pinasinayaan noong Hulyo 25. Naglalaman noong 1989, naglalaman ng 4,000 katao. Ang iglesia ho nakaroon ng 2 himpilan ng radyo na tayo ang Christian Broadcasting Service, ang DZEM. Pagkatapos tinayo ng korporasyon ng mga kapatid ang Eagle Broadcasting Corporation, ang DCEC, na may sangay sa Dagupan, sa Lucena, sa Cebu, sa Davao, at isang FM station na nagsasahing papawid mula pa noong 1968 ng mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. At kaugnay niya ng Iglesia, mayroong mga palatuntunan sa 2 himpilan ng telebisyon upang ipalaganap ang mga salita ng Diyos. Ipanalangin ninyo na bukas makalawa, magkaroon tayo ng sariling istasyon at ng telebisyon. Gaya ng nakikita nyo, ang iglesia nakaroon ng pamalagiang tanggapang pangkalahatan. Dahil nung araw ho, ang iglesia nakalipat-lipat sa 12 mga opisina na pansamantala. Pero noong Mayo 10, 1971, natayo itong opisina sentral. Kasama itong mga malalaking pabilyong ito, pati yung pabilyong maliit doon sa likod ng mga kapatid na nakikita ninyo na nasa hagdan. Meron kami rito mga dormitoryo at pabahay. Pagkatapos, ang iglesia ho ay nagtayo ng 2 paaralan, ang New Era College, para sa mga kapatid na nagbukas noong 1975, nagsimula kami sa Palangka, sa Itiagi, na noon ay New Era Educational Institute. Ngayon ay New Era College dito sa Quezon City. Mayroong 3 malalaking gusali, bisitahin namin kung gusto nyo. Nag-aalok ko ng 19 na kurso, may 374 na tagapagturo, may 11,738 nag-aaral. Kaugnay niya ng paralan sa mga nag-aaral sa pagkaministro ng iglesia, nagkakalob ng titulong Bachelor of Evangelical Ministry. Nasa kasalukuyan ang nag-aaral sa pagkaministro dahil ang seminaryo ng Iglesia Katolika wala nang nag-aaral, wala nang gustong magpare. Ang mga seminaryo ay pinagbibili sa atin. Ang bilang ho, nakasalukuyang nag-aaral sa pagkaministro, 2,205. Sa kolehiyo, yun ho ay sa college. Sa high school, 162. Ang nag-aaral ho para i-train, sanayin sa Advanced Studies for Overseas Mission ay 50.
ang ating kabuuan bilang na ng manggagawa ay 4,142. Mula lamang noong 1963, ang napadagdag na ministro, 3,557. Marahil sasabihin nyo, anong kahanga-hanga dyan sa pangyayari niyan? Sa mga maipayari niya ng iglesia? Marami niyang malalaking korporasyon, marami din silang maipagawa. Pero, mga kapatid, iba ho ang tulong ng Diyos sa iglesia ni Kristo. Sapagat ang iglesia ni Kristo na siya ang nakayari ng lahat ng mga binanggit ko sa inyo at babanggitin ko pa mamaya, ang pinagmulan ng mga ginugol ay mula sa mga kapatid na mahihirap, mula sa hanay ng masang Pilipinong kamukha ni Era. At higit sa lahat, ang iglesia ho ay hindi nagkautang kahit isang pera. Yun ho ang utang ng kapatid na manalong 2 pera sa bangka, binayaran na. Ang nagbayad ho si Andrasa Ramos, noon din ang kapatid na manalo yung nakarating sa punta. Baka kala niyo may utang pa tayo, wala na po, bayad na. Yung mga sinasabi ko sa inyong malalaking korporasyon, ayokong banggitin ang pangalan. Mayaman ho talaga yan, mayaman sa utang. Pero ang iglesia, gaya ng nasabi ko noong Diamond Anniversary, bisitahin ninyo sa vault ni kapatid na Pablo de Leon, na siyang tesorero general, ang mga daan-daan at libu-libong titulo ng lupa ng iglesia, malinis na lahat. Wala hong grabamin. Sapagkat ang iglesia ho, sapagkat ang iglesia ho ay hindi kailanman nagsangla ng lupa para makapagpatayo ng kapilya. Sapagkat ang iglesia ito, sabihin nga nyo mga kapatid, anong iglesia ito? Tama. Kaya yun ang sagot ko kay Noel Albano. Marami rin Pilipino hindi maintindihan ang himala ng iglesia. Bakit? Bakit hindi nyo maintindihan? Bakit? Yung bang himala ng inyong mga santo, naintindihan nyo? Yung bang mga butas na bumbunan, pinalagyan nyo ng asin para lumuha? Hindi ba nyo naintindihan? Yung mga inihahagis ninyo sa mga talahidan para magkaroon ng tinik? Yung mga santong hindi makalakad, hindi ba nyo maintindihan yan? Pero ang iglesia ni Kristo, ang kanilang Diyos ay buhay. Ang kanilang Diyos ay tunay. Ang kanilang Diyos ay nakikita ang kanyang mga gawa. Pag tinignan ninyo ang iglesia ni Kristo sa kasalukuyang kalagayan, ay para na ninyong nakita ang kapangyarihan na ipinangako ng Diyos sa iglesia ni Kristo. Ang iglesia ni Kristo ho ba ay para lamang sa espiritual ng mga kapakanan? Ang iglesia ho ba ay tumulong sa mga proyekto ng pamahalaan? Ang iglesia ni Kristo ho ba ay tumulong sa kaunlarang panlipunan? Opo, ang iglesia ay tumutulong sa kampanya ng gobyerno, sa edukasyon, sa family planning. Na alam kong yan ay hindi sangayon ng Iglesia Katolika, sapagkat ayaw nilang pigilan ang pagdami ng bata sapagkat wala na magiging kaanib sa Iglesia Katolika kundi sa mga batang isinisilang. Subalit, mga kapatid, alam ho ng Iglesia ni Kristo ang suliranin ng bansang ito na ekonomiya ng Pilipinas ay hindi kaya ang napakaraming mamamayan. Kaya kung hindi tayong tutulong sa proyekto ng gobyerno sa family planning,
baka dumating ang panahon ay wala na yung lupa sa Pilipinas, puro tao na lang. Kaya kaugnay niyan, itinatag natin ng Felix Y. Manalo Fericulture Center and Maternity noong Mayo 10, 1965, ang Maligaya Medical and Family Planning Clinic na nariyan sa EDSA, at ngayon, dyan ho, sa may panunukan ng Commonwealth at malapit sa Tandansora, kung mapapansin nyo ay mayroong itinatayong gusali, yan ang ating ospital, ang New Era Hospital and Medical Clinic. Ang iglesia ho ay nagminsad ng lingap sa mamamayan noong 1981 na nagbibigay ng libreng paggagamot na medical at dental, kapatid o hindi man. Mula lamang noong 1987 ay nakapagminsad sila ng 74 na medical at dental mission. Ang distrito ho ng Metro Manila ay mayroong tinatawag na summer day care. Kanilang proyekto noong 1986, kasama na nila ngayon ang mga karatig lalawigan ng Maynila sa layunin makatulong sa mga magulang na maihanda ang mga anak sa pagpasok sa paaralan. Alam niyo kung ilan ang kanilang naipatapos na mga bata? 35,500 na mga iglesia ni Kristo. At 5,000 na hindi iglesia ni Kristo. Ang ating mga tagapagturo dyan sa summer daycare ay mga volunteers, kusang loob. Alam niyo kung ilan ang tumutulong ng mga kapatid na magigiting 3,100 bukod pa sa 1,500 mga teacher's aid. Nagbukas kami ng tanggapan dito sa Central ang Job Placement Office para tumulong sa mga kapatid na walang hanap buhay. Libo-libo na naipapasok sa trabaho, at ngayon mahigit na 120 kumpanya ang humihingi ng trabahador na Iglesia ni Kristo sapagkat mababait daw ang mga trabahador na Iglesia. Meron tayong tanggapan ang Social Services Office na nagpapadala ng saklolo sa mga biktima ng kalamidad, nangangasiwa sa pagtuturo ng first aid at mga kaalamang pangkalusugan. Naglagay ho kami ng housing project para makatulong sa proyekto ng pabahay ng gobyerno sa Dasmariñas, Cavite, sa isang sukat ng lupa na umabot sa 20 hektarya. Sa kasalukuyan, nakatatapos na kami ng 770 bahay. May tubig, may ilaw, may health center, may power line, elementary at high school, may pamilihan, may sambahan, at nagtuturo sa mga residente ng mga kursong panghanap buhay. Ano pa ang gugustuhin ninyo sa Diyos? Ang iglesia nito, hindi niya pinabayaan. Kasabay ng kilusan ng gobyerno para tulungan ang mga naging biktima ng pagsabog ng bulkan Pinatubo, 8 buwan pa lang pagkasabog ng bulkan noong Pebrero 20, 1972, matapos ang pagputok ng bulkan Pinatubo, ay binuksan ng Iglesia ni Cristo ang isang resettlement site sa tulong ng pamahalaan diyan po sa Palayan City para ilipat doon ang biktima ng kalamidad. Sa kasalukuyan, nakapagtatayo na ang Iglesia ng mga 150 duplex house, at tinawag namin ang lugar na yan ng mga evacuees na bagong buhay resettlement area. Pero sa kabila ng lahat ng yan, mga kapatid, bagamat marami pa akong maisasaysay sa inyo, pero higit sa lahat, ang ginawa ng Diyos sa iglesia sa mga kaanib, tayo naturuan na gustong parang ng paglilingkod sa Diyos na ipakilala sa atin ang daan patungo sa kaligtasan.
naturuan tayo ng pagsunod sa mga utos ng Diyos, sa mga batas ng gobyerno. Naturuan tayo ng disiplina. Nalikha tayo na maging mabuting Kristiyano at maging mabuting mamamayan. Na kung meron man mga nagkakamali sa tulong ng mga mitungkulin at mga ministro, mga mandagaw at mga tagapamahala, ang mga kapatid na nagkukulang ay sinasaway, pinapayuhan, dinidisiplinahan ng pamamahala ng Iglesia. At sila'y naturuan ng mataas na uri ng pananampalataya para maging matatag, matibay sa pag-asa, sa paghihintay, sa araw ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sa wakas, maaaring sa hinaharap ng panahon, ang Iglesia ni Cristo, marami pang susuuling mga pagsubok, marami pang sasagupain mga pag-uusig. Subalit, gaano man kabigat ang mga palatid na iyon, at gaano man kahabdi ang mga sugat na lilikhain, ngayon pa'y alam ko na, alam na ninyong lahat, na magtasagumpay ang Iglesia ni Cristo, at pagkahawi ng uso ng pag-uusig ay mamamalas natin ang Iglesia na lalong nagtatagumpay, lalong nagniningning, lalong luluwalhati, sapagkat ang Iglesia ni Cristo, ang Iglesia ito ay bayar, hindi pinabayaran. Salamat po.